The love of Christ to the church is sacrificial love. Meaning to say, He died for the church. How Christ loved the church? His love is not only sacrificial, but unconditional love. It is a love without condition. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. What an empty talk. How did Christ love the church? It has been demonstrated by unselfish love. Jesus gave His life unselfishly. How did Jesus love the church? God-centered life. This is a God-centered love. Love is having a wife, a friend, and a lover. Husband, love your wife. Palakpakan po natin ang Panginoon. And husband must not only to have to love his wife, but also what? Husband must have to look after the wife. In 1 Corinthians chapter 7, 33 to 34, sabi ni Paul, don't be too much concerned about the affairs of this world so that your attention will not be divided. Kaya kanina, yung testimony na panggan ka. Huwag mong hayaan na isipin ng wife mo na karibal niyang mortal ang negosyo niya. Amen? Huwag mong hayaan na isipin ng wife mo na karibal niyang mortal ang trabaho mo. Kaya nga kanina, si Ma'am, nag-pray siya. Ano itong pray ni Ma'am? Tani niya, mag-hubak ka ng tricycle. Kaya nga Ma'am, karibal ko yan eh. Wala kang time para sa akin. Mawasak man ng tricycle. Hindi ko gubagin. Answered prayer. Sino? Okay? So, you should be one. Husband must not only to love your wife, but to be concerned, to look after the wife. The husband also must have to look after the wife physically. Oh, yun. Ephesians 5, 26 to 28. Husband should not make his wife a nag, a hug, and a bag. A nag, a hug, and a bag. Okay, bigyan mo ngayon ng spelling. Yung nag, okay, in A-G. Hug is H-A-G. At saka, bag. Ayun, bag. Okay. Okay. Don't allow your wife to talk too much. Okay. Naging nagger, di ba? Pero minsan, husband, bakit naging nagger yung asawa natin? Kasi pasapay naman tayo. Di ba? Ayan. Isasalita siya kasi ang daming nakikita. So don't allow your wife to have that. Pangalawa, a hug. It's a G. Meaning what? Yung wife mo, hindi na siya concerned sa kanyang appearance. Feel her nicely. Sabihin mo sa kanya, alam mo, gusto ko yung damit mong red. Maganda ka doon. Isuot mo yan dito sa bahay. Amen? Tapos sabihin mo sa kanya, sweetheart, alam mo, hindi magandang perfume yung white flower sa gabi. Okay. You hug. Okay? So, pag nakita mo, nagiging loose yan na yung asawa mo, sabihan mo nang ano. Sabihan mo siya. Kasi yun na ano eh. Yun ang naging, minsan, yes, kaya yung preaching natin kanina, you should know the things that you did in the past. Bihira, nung nag-date kayo, nung ano pa, di ba, ang ganda-ganda nung ano, nung girlfriend mo, tapos ang pamabango niya. Ngayon, pambihira, sa gabi, white flower ang pamabango. You have to tell her very nicely about it. Okay? A nag, a hug, tapos ano, a bag. Ibig ka nang sabihin ng bag. Don't allow your wife to eat too much. And lost her good figure. Bakit maraming kain yung asawa natin? Kasi nasistress. Pasaway ka rin. Frustrated. Okay?
Kahapon, natapos yung aming high school reunion. After 35 years, nagkita ulit kami ng mga klase ko. Pito sa kaklase naming babae, hiwalay sa asawa. So I jokingly asked them, sabi ko, bakit naghiwalay kayo? Sabi ko, ikaw, saling asawa mo? Sabi niya, lumipat sa kapitbahay. Kapitbahay na. Sabi ko, ba't? Sa kapit, siguro mas maganda at mabango yung kapitbahay niyo. Di ba? So dapat hindi pwede yun. Dapat tingnan mo yung kapitbahay. Dapat palagi, mas maganda ka sa kapitbahay. Amen! That's the thing. Okay? Hindi po pwedeng mas maganda ang kapitbahay. Di ba nito? Dapat ikaw ang inandabangan na palagi. So wife, huwag mong hayaan na magiging lusyang kasama. Ito ba? Wala na kasi tayo minsan na eh. Over-familiarization na. Dapat palaging excited. Diba yung preaching natin kanina? First love. Dapat it must always be what? Exciting. Yung first love na yan. So hindi siya over-familiarization. The husband also must have to take care of his wife emotionally. Oh, I'd like to tell you, husband, wife, woman are very, very emotional in nature. Their language is their emotion. Kaya may comparison tayo between men and a woman. You know, man reacts objectively. Woman reacts subjectively. Man is always having a practicality. He reasons all the time. Ang babae, he reasons by her feelings. Ang lalaki was so concerned about responsibility. Ang babae was very concerned about security. Ang lalaki, it always speak about ideas and logic. Ang babae, always having feelings, emotions. Ang lalaki, they were always logical thinkers. Ang mga babae, emotional feelers. Man is interested in principles. Men, women are very interested in details. Detalyado yan. Eh, intindihin mo yun. Pag nagdidetalye na si Mrs. Minsan, gusto ko na tabunan ng lungan ko. Detalyado na eh. Parang naging na yung dating niya. Pero sabi niya, kuha ka ng kabot mo sa imong lungan at magpamati. I don't mind in the details. Kasi ano yung gusto ko? Principles. General things. Kasi man looks at the goals. Woman always want to know every step. Men are stable. Women always change their minds. Even without informing you. Maganda sana, no? You change your mind, but please inform me. But the thing is, they're always changing their minds without informing you. Yan ang masakit. Okay? Men are very forgetful. Women? Never forget. Kaya alam niya yung kasalanan mo noong 2018. Ikaw ang ginawa mo noong 2018. Ha! Ang takaw na noon, papila! Ay, remember niya eh. Wala tayong magawa. Okay? For men, sex is only for the bedroom. For women, sex what goes on all day long. That's sex for them. For men, language heard is only for information. For women, emotional experience. Para sa mga lalaki, it needs to be admired. Mga babae, huh? Pakinggan niyo yun, mga wife. Gusto naming ma-admire kami.